Magandang hapon mga katoto at mga kamate, mga ka-USY, mga kaibigan. Dito po ako ngayon. Meron akong babanggitin sa inyo tungkol sa isang pagtitipid sa tahanan. Narito po, ulitin ko ha, pagtitipid sa tahanan. Ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng mga itlog na isang masasabi nating malusog na pagkain para sa atin, ano? Tapos, at kung paano makakagawa ng pagluluto na hindi gagamit ng mantika o bibili ng mantika sa tindahan o sa palengke. Isang turo po ito o isang paalala. Hindi turo siguro ito, paalala kung ano ang dapat nating gawin. Ito. Kasi po, ang itlog ay isang bagay o ito ay iniluluwa ng mga babaeng mga animals o tulad ng mga mammals yan. Siyempre. Ito ay kahit na mga reptile o yung mga hayop na nabubuhay sa lupa, nabubuhay sa dagat, nangingitlog din po yan. Ngayon po, ang anuhin natin yung sa manok. Itlog ng manok, itlog ng bibi, ang pato. Ito po ay isang bitamina para sa atin. Yan po, itinatagal niyan sa ating pagkuha sa kanya, pagbili. Yung paglay sa kanya, pag naglay o initlog na. Hanggang apat, hanggang lima. Apat hanggang limang linggo. Yung pong ikalimang linggo niyan, na kung inyong binili at inabot ng limang linggo, medyo pagdudahan nyo na pag niluto nyo. Yan po kasi ay nababalot ng membrane na napakanipis na madaling maapektuhan ng environment, ng mga pagkaano. Yan po sa itlog. Meron tayong 100 to 155 na calories na nakukuha. Kaya isa pong pagkain na talagang kailangan natin ng ating katawan. Tandaan nyo po, 100 hanggang 155 calories ang nakukuha natin sa isang pirasong itlog. Kaya nagkakaroon din ng meron din sinasabi na ang isang itlog sa isang araw ay nakapaglalayo sa mga doktor ng taon. Parang pabahala ka makipagkita sa kakain ng itlog, yung mga kumakain ng itlog. Malusog, nagiging malusog sila. Sabi niya, keeping the doctors away. Ayan. So, ano po ang mga benepisyo na nakukuha natin sa pagkain ng itlog? Ang itlog po ay isang nutrients at kung titignan ninyo, nandyan talaga siya sa nutrients list ng medical. Ang itlog din po ay mataas ang kalidad sa protina. Protina po ha. Ang kalidad niyan sa protina ay mataas. Ang itlog ay nagkapagtataas ng level ng good cholesterol. Dahil dalawa po ang good cholesterol, di po ba? Yung isa bad, yung isa ano, ipapaliwanag ko po sa inyo yan sa mga susunod. Yung pong good cholesterol, napapatagal niya ang kalidad. Ngayon po, ang itlog ay source din o magandang ano rin ng omega 35 katulad ng nasa isda po. Yan, malakas din po sila diyan. Tapos ang itlog ay nakakapag diet ng hindi ka ano, napi-fill up niya yung bigat ng nawawala na na bigat sa atin. Yung ano ba, yung bigat na nawala dahil sa inyong timbang o na-lose nyo, napapalitan niya yan. Pero hindi kasing lakas nung, o hindi kasing bigat nung inyong naiwala. Tapos, ang itlog din ay, paano po yan? Dietary din yan. Nagpapadiet talaga yan. Best dietary. Source yan ng choline na napakalakas magpapayat sa atin. Ngayon po, sabi ko, ipapakita ko sa inyo yung ilang paraan, ano po. Kaya, eto,
Ang unang paraan ay ang paggawa ng itlog na ano lang, yung hapgook. Tapos ang malakas po sa kulina, yung ano, yung nakain ka ng itlog na lutong-luto. Yan po. Tapos yung pagluluto ng itlog, hindi gagamit ng mantika. Ito na po ang ano natin. Tignan po ninyo, panoorin. Ngayon po, yung tungkol naman sa mantika, kasi nga ang mantika ngayon ay napakamahal at lalong nagmamahal. Marami po tayong source na pwedeng pagkuhanan ng mantika. Bukod po dun sa ipinakita ko sa inyo na pagluluto ng itlog, ng sunny side out o sunny side up na hindi gumamit ng mantika, meron pa pong iba. Pwede kayong kung bibili kayo ng baboy ano, o karne, alisin nyo yung mga taba-taba nun, gawin yung mantika. So malaki ang matitipid ninyo, may sarili kayong source ng mantika. Plus, kung kayo ay magigisa, halimbawa gusto nyo magtinola, huwag nyo na pong gisahin. Huwag nyo nang gamitan ng mantika. Ang gamitin nyo, yung mismong mantika ng manok, uunahin nyo yung manok na palalabasin yung mantika, nire-render nyo yung mantika. Konting tubig lang po ang katapat nyan. Konting tubig, pagkakumulo, mahina na, lalabas ang sariling mantika ng manok, tsaka nyo igisa. Sibuyas, bawang, luya, yan, para nyo na rin ginisa. Tapos po, merong isa na ano, yung pong niyog, yung pong niyog, di po ba yan ay nagpo-produce ng langis, no? Yung kanyang laman ay nagiging yung pinanglalagay dun sa biko, yun. Pero po yung langis, dahil mantika ang pinag-uusapan, pwede rin pong pamprito yun. Kasi po, kung titingnan ninyo, yung minola, cooking oil, yan po yung sinasabi ni Enrile na magandang vegetable oil. Bakit? Galing nga sa niyog eh. Kaya po yan ay nagagamit. So kung meron kayong mga ganyan na mga niyog na extra, yung mga nandito sa Pilipinas, puputulin nyo, bibiyakin, pagkurin, pwede nyong gawing mantika. Yan po. At tapos, tingnan ninyo yung mga susunod. Itlog na hilaw. Ito po ay itlog na hilaw. Ayan po. Tingnan ninyo. Itlog na hilaw po yan. Kumukulong tubig po. Pagkatapos, ilalagay natin ang itlog sa loob ng three minutes simula sa oras na to. Makalipas ang 3 minuto, hanguin natin siya at titingnan natin kung ano ang magiging resulta. So ito yung itlog na ano, inilagay kanina sa kumukulong tubig ng 3 minuto. Ito po ang resulta niya. Isa pong malasado o half-cooked na itlog. Yan po, half-cooked po yan, malasado yan. Pag kinayod niyan, nandun sa loob yung yan. Itlog po yan, malasado, hindi masyadong luto. Yan po. Ibig sabihin, yan yung half-cooked na itlog. 3 minuto, ilalagay sa kumukulong tubig. Ito naman pong itlog na to ay lulutuin natin ng pool sa patawagin natin yung siyang nilagang itlog. Ayan po. Simula po ngayon mga 5 hanggang 6 na minuto. Babalik po tayo.